Hello sa inyong lahat. Ito po si Jekin TV. Excited po akong ipaalam sa inyo na nakuha ko na po ang aking unang sahod dito sa YouTube. Nag-umpisa po ako na magkaroon ng channel dito sa YouTube is November 30, 2019. December 10 po ako ng unang upload ko. Tatlo lang po kami, yung youngest kong anak na babae, ako at yung hubby ko. Wala pang audio kasi mahiya pa ako magsalita, 'di ba? Kasi first time pa. So hanggang umabot na pong parang twice a day po ako nag-a-upload. Hanggang after 3 days, once a day na lang po or the following day ulit, ayan, nag-a-upload na po lagi ako ng video. So December 15, start po ako ng isda. Nag-start po akong mangisda ng December 15 po. Ayan. Nakuha ko po yung 1K na banana mga 3 weeks ata. So, mga second week of January, parang ganon, second week, nakagraduate po ako ng 1K doon sa live stream po ni Nisa C. So, ngayon, ang problema ko na po ay yung aking public watch hour na 4,000. Kung paano ko kukunin yan? Mahiya naman ako mag-LS kasi alam mo, Bisaya, gahi ang Tagalog. Ba, alam niyo naman, basta Bisaya, matigas yung Tagalog natin, yung pagbigkas. So, ayan, upload lang ako ng upload. Hanggang nagkaroon po tayo ng pandemic at nagkaroon din ako ng isang GC. Kasi pinasok po ako ni Jerome Remolta dun sa Team Checo. So nagkaroon ako ng slot na mag-live. Ang oras ko po noon ay 10 PM Pinas time hanggang 12. So kahit mahirap kasi may work pa, ayan. Ginawa ko talaga yan dahil lang po sa public watch hour. Sa totoo po guys, isa po akong government employee ng local government unit. Nasa Municipal Civil Register Office ako, isang registration officer to. Ang trabaho ko po doon ay gumagawa po ng mga birth certificate, marriage certificate, death certificate, at mag-process din po ako ng mga correction of any clerical entry po. Kagaya ng mga change of first name, change of date of birth, ayan. Mga change of gender, ayan po, that is under R18172 and RA9048. Yun po ang trabaho ko. Kahit isa po akong government employee, hangad ko talaga na maging vlogger. Kasi meron akong tinitingnan or naging isang fans ako ng Ahern family. Ganda talaga ng nets nila sa kanilang channel kasi it's all about their family. So, nainganyo po ako na maging vlogger. At ayan po, sabi ko sa sarili ko, sana totoo po yung mga video na pinapanood ko na nagkaroon po sila talaga ng sahod. And the first place po talaga, hindi ako naniwala. Ang sabi ko lang sa sarili ko, sige lang, upload lang ako ng video hanggat magkatotoo man o hindi. So ito na. So nang nagkaroon na po ako ng slot na mag-live, nagkaroon na po talaga ako ng regular viewers ko. Hanggat nakuha ko po ang 4K sa tulong po ng Team Jeko. Kasi ang lagi pong nagpi-play sa akin po ay si Sonargena TV, then si Bosticol TV, si Ati Lani. Lahat-lahat ng Team Jeko pinagtulungan talaga nila ako. Gold Steve Choi, Jerome Remolta, Bida sa Kusina Vlog, lahat-lahat na nandoon sa Team Jeko. Mensky Andrade, kung hindi ko man ma-mention yung iba, kasi nalimutan ko na, matagal na kasi yung Team Jeko, nawala na po. So, ayan, si Madaya Vlogs, tumutulong din sa akin yan ng WH ko, hanggat nakuha ko talaga ang 4,000 public watch hour. So, nakuha ko po yan, dated June 20. So, kinabukasan nag-apply po ako, June 21, for monetization. Na-approve po ako June 23. So, naging monetized na po ako ng June 23. So, pagkagabi, oras ng LS po, ayan, nag-live stream ako.
agad-agad ko po nakukuha yung $25. $25.26, parang ganun po ang nakukuha ko. Sa isang live stream lang po, in just 2 hours. So, nang tiningnan ko po, ayan, meron pala tayong requirements kay Lulu or kay YouTube. Ang una niyang kukunin ay yung $10. Pag mabuo na po natin yung $10, saka na po buuin natin ang $100 na threshold. So, yun na po, nagka-problema kasi ako doon. Kasi, kung ika-convert po natin yan sa piso, lalo na po ang black market ay 50 pesos po ang palitan. 5,000 yan sa pesos, di ba? Ayan, 5,000. So, malaki talaga. Sabi ko sa sarili ko, paano ko yan buuin, yung $100. So, hanggang nalagay sa isip ko na mag-ALS na lang ako. Baka may magpalipad. Ayan. So, totoo talaga. Yung mga friends ko po na pinaliparan ko po noon, nung hindi pa po ako muni, binabalik talaga nila. Hindi man lahat, pero at least meron. Hindi ko in-expect yun. Na yun talaga, meron talagang tulungan dito sa YouTube. Hindi lang po sa public watch hour, hindi lang po sa saging, pati po sa ating creation. So, ayan, nabuo ko po yung $100 in just 2 weeks. So, nang umabot na po ako ng 1 month, so, July 23, yun po ang first month ko, sabi ko, wala pa akong Google AdSense pin. So, nagtatanong po ako kay Jerome. Sabi niya, ano na lang, Gear, pandemic naman tayo, hindi yan matanggap agad. So, mag-request ka na lang. Login ka doon sa Google AdSense mo at mag-request. So, August 14, ginawa ko po yan. August 14, ginawa ko yung first request ko doon sa ating Google AdSense. So, nag-login po ako at nag-request. Yun po ang unang request ko, August 14. Sabi nila, 2 to 4 weeks. So, September 14, dapat sana yun ang second request ko. So, sabi ko dagdagan ng 2 araw. So, naging September 16 po yung second request ko. Ayan, nag-resend ulit ako. Sabi na naman nila, 2 to 4 weeks. So, October 16, tiningnan ko, nag-login ulit ako. Wala. Sabi nila, na-mail na daw nila October 16. So, ayun, 16 ako nag-open, 16 nila, sila nag-request. 16 nila pinadala. Yun po ang nandoon sa message nila na October 16 po nila na-mail yung Google AdSense pen ko. So, sabi ko, kung antayin ko man yan, malayo po yung post office namin dito. So, nagtatanong ulit ako kay Jerome Remolta na yung third request ko, after ng third request, pwede ko na ba po i-troubleshoot? Sabi niya, oh, pwede. So, October 20 ako nag-troubleshoot. So, October 20, ayan, nag-troubleshoot ako. Dire-diretso na po yan. Dire-diretso na. Hanggang nakita ko na po. Kasi after ng troubleshoot, ipapakita ko po sa next vlog ko po, ha? Sa next vlog ko po, kung paano po mag-troubleshoot. So, ayan. So, nakita ko na po yung resibo, kasi meron talaga tayong resibo kung magkano po ang pinasok ni Google AdSense sa akin. So, ayan. Nakuha ko na po yung sahod ko after 8 banking days. Kasi sabi nila is 6 banking days, pero hindi. Umabot po siya ng 8 to 9 banking days. So, nag-online verification ako sa aking ATM. At yan, nandun na po talaga. Pumasok na po yung sa akin. So, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, ito. So, ito po, yung unang sahod ko. Sana, yung mga gusto pa pong mag-monetize channel, konting tiyaga lang po. Konting tiis, konting tiyaga. Kasi, pag may nilaga, pag may tiyaga, may nilaga, or may nilaga, may tiyaga.
Iwan ko kung ano yan, basta parang ganun. Sabi nila, pag may tiyaga, may nilaga daw. Totoo talaga, may nilaga. Sa aking tiyaga, meron po akong nakukuha. Ito po. So, kaya, yung mga nag-aasam po na maging monetize, tiis-tiis lang po tayo, lalo na po ngayon, parang pahirapan na po tayo. Pero, konting tiis, kasi masarap talaga pakinggan at makikita yung channel natin na meron na po tayong fans. Kahit sense lang po yan, pero dito sa paningin natin, sa mata natin, napakasarap. Napakaganda tingnan po yung mga video, kahit walang kwentang video, nagkaroon po ng ads, di ba? So, ito po, yung unang sahod po. Nasa 5-digit lang po, 5-digit lang po. Hindi ako umabot ng 6-digit. Kasi nasa $200 plus lang po. Kasi naabutan po talaga ako ng cut-off. Kung hindi lang ako naabutan ng cut-off, ng pag-troubleshoot ko, nasa 400 sana. Kaso lang naabutan ako. So parang 200 plus lang po. Almost 300 po siya. So maraming salamat po sa inyo, sa tulong niyo, sa panunood po ng aking walang kakwentang-kwentang video. Maraming salamat talaga. Sana hindi po kayo magsawang sumuporta. At sana, pag may pangarap tayo, ito po. Ang pangarap ay walang bayan. So, kahit mga small YouTuber lang po tayo, ito, totoo talaga. Ngayon na po ako naniniwala na totoo talaga na magkaroon po tayo ng sahod. Kasi noon talaga hindi po ako naniniwala. Sabi ko sa sarili ko, sige na lang. Kung totoo man yun o hindi, at least meron akong channel, meron akong mga video na ina-upload, kahit walang kakwenta-kwentang video yan, at least merong nanonood. Bahala na kung nagaganahan ba sila o hindi, at least, diba? So, ayan, ito po. Maraming salamat po. At sana, huwag kayong magsawang sumuporta sa akin at mag-subscribe. Ito po si Jekin TV. Magpapaalam. Bye-bye!